Magsitayo na po ang lahat. Purihin ninyo ang Panginoon, dakilain ang kaniyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo pong lahat ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. At upang tayo po ay maging karapat dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinakda mong ang lahat ng mga utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Ipagkaloob mong sa pagtalima namin sa mga ito, kami pagindapatin mong sumapit sa buhay na walang katapusan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga kawikaan. Hawak ng Panginoon ang isip ng isang hari at naibabaling niya ito kung saan igawi. Ang akala ng tao, lahat ng kilos niya ay wasto. Ngunit ang Panginoon lang ang nakasasaliksik ng puso. Ang paggawa ng matuwid at kalugod-lugod ay higit na kasiyasiya sa Panginoon kaysa mga handog. Ang masama ay alipin ng kapalaluan. Ang ganitong ugali ay kasalanan. Ang mabuting pagbabalak ay pinakikinabangan. Ngunit ang kadalos-dalos na paggaway, walang kahihinatnan. Ang pagkakamal ng salapi dahil sa kadayaan ay maghahatid sa maagang kamatayan. Ang isip ng masamay lagi sa kalikuan. Kahit na kaninoy, walang pakundangan. Parusahan mo ang manlilibak at matututo ang mangmang. Pagsabihan mo ang matino, lalong lalawak ang kaalaman. Alam ng Diyos ang nangyayari sa loob ng bahay ng masama.
kaya siya'y gumagawa ng paraan upang sila'y mapariwara. Ang hindi pumapansin sa hibik ng mahirap, darating din balang araw, ngunit walang lilingap. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa pagsunod sa utos mo, puon pangunahan mo ako. Sa pagsunod sa utos mo, puon pangunahan mo ako. Mapalad ang mga taong, malinis ang pamumuhay. Ayon sa utos ng puon, ang gawain araw-araw. Sa pagsunod sa utos mo, puon pangunahan mo ako. Ang lingkod mo ay turuang masunod ang kautusan. Sa utos mong mapangakit, ako na may mag-aaral. Sa pagsunod sa utos mo, puon pangunahan mo ako. Ang pasya ko sa sarili, ako'y maging masunurin. Sa batas mo, ang pansin ko ay doon ko ibabaling. Sa pagsunod sa utos mo, puon pangunahan mo ako. Ituro mo ang batas mo't sisikapin kong masunod. Buong pusong iingatan, susundin ng buong lugod. Sa pagsunod sa utos mo, puon pangunahan mo ako. Sa pagsunod sa utos mo, ako'y iyong pangunahan. Sa utos mo'y naroroon ang ligayang inaasam. Sa pagsunod sa utos mo, puon pangunahan mo ako. Lagi akong tatalima sa bigay mong kautusan. Susundin ko ang utos mo habang ako'y nabubuhay. Sa pagsunod sa utos mo, puon pangunahan mo ako. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Mapalad ang sumusunod sa salitang buhat sa Diyos at namumuhay ng angkop. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus, ngunit hindi sila makalapit dahil sa dami ng tao. May nagsabi sa kanya, "Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid. Ibig nilang makipagkita sa inyo." Ngunit sinabi ni Jesus, "Ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito, ang siya kong ina at mga kapatid." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pwede bang batiin ang katabi ng magandang tanghali? Isang katangian po natin bilang mga Pilipino ay ang pagbibigay po natin ng kahalagahan sa pamilya. Kahapon nga po, di ba?
tayo ay pinauwi ng maagang ilan sa atin ng alas tres ng hapon para magsalo-salo ang buong pamilya sa hapunan. Dahil mahalaga po sa atin ang pamilya, ang araw ng Linggo ay hindi lamang araw na inilalaan natin para sa Diyos, bagkos binibigyan din natin ang oras na ilaan ito para sa ating pamilya. Mahalaga po sa atin ang pamilya, kaya nga minsan, kahit na tayo ay gumagawa na ng ating pamilya, nakatira pa rin tayo doon sa ating nanay at tatay. Mahalaga ang pamilya. Pero saan po ba nasusukat ang pagiging magkakapamilya? Madalas nasusukat ito sa pagiging magkadugo. You are biologically connected. You are biologically related. Diba kapag sinabing kamag-anak ko yan, ibig sabihin kapamilya ko yan, kadugo ko yan. Pero meron din naman sa panahon natin ngayon, kapag ang isang tao ay nagtatagumpay sa kanyang kalarangan, marami din siya nagiging kamag-anak at kapamilya. Kapag ang tao ay sumisikat, lahat na lang kamag-anak niya. Lahat na lang related sa kanya. Naalala ko po nung ako po ay bagong pari, no? Tuwan-tuwa ho yung buong pamilya namin. At nakakatuwa din ho dahil yung mga dati po naming kamag-anak na hindi naman ako pinapansin, nung naging pari ako, ala, pamangkin, tsahin mo ako. Pero ano po ba ang pagiging magkapamilya? Sa dugo, sa relasyon, sa ugnayan. Bakit ko sinisimulan sa ganitong pamamaraan ang ating pagninilay sa araw na ito? Tandaan natin yung ating ebanghelyong napakinggan, napakaiksi. Ito ay nagpapatungkol na kung saan ang Panginoon ay dinudumog ng napakadaming tao. Bakit? Ang mga tao ay nakaranas ng milagro mula kay Jesus. Ang mga tao ay sumusunod sa Panginoon dahil sila ay may nakukuha sa Panginoon. Kaya dinudumog siya ng napakadaming tao. At nung mga oras na iyon, ang mga mahal na birhen, ang mahal na birhen at ang kanyang mga alagad, hinanap ang Panginoon. Sa ibang ebanghelyo po, may katanungan pa ang Panginoon. Sino ang aking ina? Sino ang aking mga kapatid? Ngunit sa ebanghelyo po ni San Lucas, napakasimple ng sinabi ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, ang nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito ang siya kong ina at kapatid. Hindi dahil itinatakwil ng mahal na pong Jesus na Nazareno ang kanyang ina, pero nagbibigay siya ng napakamahalagang mensahe para sa ating lahat. Na ang pagsunod sa Panginoon ay hindi lamang tayo basta sumusunod. Ang pagsunod sa Panginoon ay hindi lamang dahil may nakukuha tayong kapalit, kundi ang tunay na sumusunod sa Panginoon ay ang mga taong tumutupad at gumagawa ng kanyang mga turo, ng kanyang mga salita. Mas magandang tingnan po yan. Ang tunay na kamag-anak ni Jesus, hindi lang dahil siya ay laging nasa loob ng simbahan. Ang tunay na kamag-anak ng Panginoon, hindi lang dahil itinuturing niyang deboto ang kanyang sarili, kundi ang tunay na kamag-anak ng mahal na pong Jesus Nazareno, tumutupad sa kanyang salita. Kaya nga napakaganda po ng ating unang pagbasa, pinapaalalahanan po tayo na ang Panginoon lang ang nakasasaliksik ng puso. Sa madaling salita, alam ng Panginoon, alam ng mahal na pong Jesus Nazareno, ang laman ng puso
ng bawat isa. Pwedeng sa harapan ng ibang tao, deboto ka. Pwedeng sa harapan ng ibang tao, banal ka. Pero pagdating sa Panginoon, wala kang maitatago. Dahil, kung tutuusin, sa isang pamilya, wala naman talagang pwedeng maitago. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, yan ho ang panawagan para sa ating lahat. Huwag lang nating harangin na tayo ay maging tagasunod ng Panginoon. Ngunit asamin at hangarin din natin na ang bawat isa sa atin maging kamag-anak ni Jesus. Maging kapatid ni Jesus. Dahil ang bawat isa sa atin marunong tumupad sa kanyang turo at mga salita. Sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa, ipanalangin natin na tayo bilang mga tagasunod ay hindi lamang maging tagasunod, ngunit maging kamag-anak, kapamilya, kapatid, kapuso ng ating mahal na pong Jesus Nazareno dahil tayo ay tumutupad sa kanyang turo at salita. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ang pangaral ni Jesus sa Ebanghelyo at ang kanyang sariling buhay ang ating panuntunan sa pagnanais nating malaman ng kalooban ng Diyos. Manalangin tayo sa Diyos Ama upang makasunod tayo sa Kanya at maisabuhay ang Kanyang pangaral. Ang ating panalangin, maging ganap nawa sa aming buhay ang iyong kalooban o Panginoon. Maging ganap nawa sa aming buhay ang iyong kalooban o Panginoon. Ang simbahan, naway isabuhay ang espiritu ng Ebanghelyo at tuwirang hanapin ang kalooban ng Diyos. Manalangin tayo. Maging ganap nawa sa aming buhay ang iyong kalooban o Panginoon. Atinawang mapalalim ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa mga dukha, may kapansanan at yaong mga kapuspalad. Manalangin tayo. Maging ganap nawa sa aming buhay ang iyong kalooban o Panginoon. Tayo'y naway maging mga tunay na bahagi ng pamilya ng Diyos sa pamamagitan ng pagiging tapat sa kalooban ng Diyos Ama sa langit. Manalangin tayo. Maging ganap nawa sa aming buhay ang iyong kalooban o Panginoon. Atinawang isabuhay sa araw-araw na pangyayari at kaganapan ng ating buhay ang salita ng Diyos. Manalangin tayo. Maging ganap nawa sa aming buhay ang iyong kalooban o Panginoon. Ang mga yumao naway magtamo ng walang hanggang liwanag at kapayapaan, manalangin tayo. Maging ganap nawa sa aming buhay ang iyong kalooban o Panginoon. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat na maging bahagi ng iyong pamilya sa pamamagitan ng aming pananampalatayang ipinahahayag sa mabubuting gawain. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Itong tinapay at alak na mula sa'yo muling ihahain sa kabutihan mo. Kunin at tanggapin alay sa'yo. Pasasalamat ng puso.
pasasalamat ng puso. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong kalugdan ng mga alay ng iyong sambayanan upang ipinahayag namin ang may pananampalatayang matibay ay aming tanggapin sa banal na pakikinabang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pag-iliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat
na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak niyang puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming paintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito po si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. My hope and my strength, you guide me and embrace me with your love. You gave
your life to save me from sins. Jesus, my Savior, my Lord. I will proclaim that you are my God, the God of mercy and the giver of life. I will submit my life to you, to serve you with all of my heart. You are my hope and my strength. You guide me and embrace me with your love. You gave your life to save me from sins. Jesus, my Savior, my Lord. Guide me each day learn how to love. I am your servant, and you are my King. I offer to you my heart and my mind. Use me, Lord Jesus, my God. You are my hope and my strength. You guide me and embrace me with your love. You gave your life save me from sins. Jesus, my Savior, my Lord. Jesus, my Savior, my Lord. Announcement. Inaanyayahan po ang mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan at lalo na po ang mga deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno sa ating parish-wide formation mamaya sa ganap na 7 ng gabi dito po sa ating simbahan na may temang Shrine is a place where we receive mercy. Ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay walang iba kundi si Miss Cherry Pie Picacci. Makiisa po tayo. Muling inihahandog ng ating simbahan ang Nazareno Medallion. Mabibili po ito sa ating Parish Finance Office. Ito po ay nagkakahalaga ng 25 pesos. Ang malilikom po ay gagamitin sa pagsasaayos ng electrical system ng ating simbahan. Inaanyayahan namin ang mga debotong nasa larangan ng edukasyon. Kung ikaw ay nasa edad na 25 hanggang 50 at hindi kasalukuyang membro ng anumang church ministry o organization, iniimbitahan namin kayo sa isang faith sharing at fellowship. Dito, pagninilayan natin kung sino si Jesus Nazareno sa ating buhay. Ipapakilala din namin ang isang bagong inisyatibo na makatutulong sa iyong paglago sa pananampalataya at misyon. Kung ikaw ay interesadong sumali, email us at jesusnazarenoquiapo@gmail.com o pumunta sa information guard booth para mag-fill out ng form.
paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na paikinabang, ay patuloy mong kaawaan at tulungan upang ang aming tinanggap ay sanawang umiral sa pamumuhay namin sa araw-araw, bunga ng iyong pagtubos na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Jesus Nazareno, sinasamba pa namin. Pinipintuho pa namin. Aral mo ang aming buhay na kaligtasan. Mr. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, di narangal ang amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ang amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ang amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati namin.